tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ha? May kumakatok sa pintuan ng ganitong oras? Wala naman akong inaasahang bisita ngayong gabi. Teka, hindi kaya ito yung anak ng pinsan ni Mona? Teka nga, mapagbuksan ng pintuan. Ah, ha? Sino kayo? Sino kami? Sandali lang at magpapakilala kami. Ano kung ninyo ang buong kabayan? At kunin ninyo ang anumang pwedeng mapakinabangan. Masama! Patayin ninyo ang main switch ng ilaw. At tanong paset lamang ang ating gagamitin. Naliwalag, para hindi tayo makita. Sandali, sandali! Ano ibig sabihin ito? Ano ibig sabihin ito? Itong ibig kong sabihin. Huwag na huwag kang sisigaw kung ayaw mong mamatay, ha? Nakikita mo ito? Bunyal! Oo. Bunyal na ito. At itatarap mo sa dibdib mo. Kung sisigaw ka. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin ako makatulog. Siguro dahil kumakalam ang sikmura ko. Maaga kasi akong naghapunan. Alas 5 pa lang ng hapon eh. Naghapunan na ako. Ito tuloy, ginutom ako. Teka nga muna at kakain ako ng biskuit. Pagbigyan ko lamang ang tiyan kong kumakalam, hindi naman pwedeng kakain ako ulit ng kanin. At matagal bago ako makatulog. Bababa nga muna ako. Kukunti na pala ang biskuit ko. Makabili nga bukas. Teka lang. At kukuha ko ng tubig at dadaling ko na sa... ang tilim-tilim ng bahay ni Linda. Walang ilaw si Linda? Bakit kaya? Buong bahay ay walang ilaw. Matatakutin pa naman ang babaeng niyan. Bakit? Nagpatay siya ng ilaw. Hindi kaya siya naputulan ng ilaw? Teka nga, nasan pa yung pusporo at kandila? Baka hindi rin niya malamang maputulan siya ng ilaw, kaya hindi nakapaghanda. Ano ba naman ang babaeng niyan? Pinababayaan niyang maputulan siya ng kuryente. Ano? May pera bang nakuha kayo? Wala pa! Wala! Pinahihirapan mo kami matanda ka. Saan mo inyari yung pera mo? Ha? Sinabi ko na sa inyo! Nasa bangko ang pera ko! Ganon? Sige. Kung nasa bangko yung pera mo, ituro mo kung na saan naroon ang alas mo. Bilis! Bilis ako! Linda! Si Mona! Tulog ka na ba? Anong nangyayari sa'yo? Shit, at walang ilang bahay mo. Ito, may dala ko ng puro at kandila. Mga kasama, marating. Sipan na tayo. Hello! Oo, at kung hindi ka dumating, malamang nalimas na lahat ang alahas ko. Kaya naman, patay na ako ngayon. Ikaw naman kasi. Ha?
Anong ako? Bakit ako? Kasi naman, sinabi mong bibilhan ako ng gamot ng anak lang pinsan mo. Kaya nang may kumatok, akala ko siya na. Kaya pinagbuksan ko. Yun pala, mga pusakal. Oh, pasensya ka na. Pasensya? Kamuntik na ako mamatay, pasensya? Ito mga ba yung sinasabi ko eh. Wala kasi akong kasama. Kaya malakas ang loob ng masasamang loob na yun na pag nakawan ako. Nakilala mo ba sila? Hindi. Nakatalukbong sila at naka-overblock all na kasuotan. Aha. Naka-overall? Nakuli itim ang kasuotan? Parang ganun ang nakita ko noon na nanggaling sa bahay na ito. Ang araw na nakita ang scarf ni Bunny. Hamot, tutulungan kitang makahanap ng makakasama mo dito sa bahay. Promise mo yan, ha? Oo. Hayaan ko ba naman na maulit ang nangyari sa iyo kanina? Hindi, syempre. Best friend kita. Tana. Ang importante ay buhay ka at hindi ka nasaktan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Uy, Suki! Mamamalingki lang na naman ho ba kayo? May iba pa kayong pupuntahan? Oo. Parang pamilyar sa akin ang boses na to, ah. Saan kayo pupunta? Aling Linda? Ha? Tinatanong ko ho kayo kung saan ho kayo pupunta. Sa palengke. Pero bago pala tayo dumiretso ng palengke, daan muna tayo sa Caliono at may dadaanan ako dun. Sige, wala pong problema. Ano bang gagawin ninyo sa Caliono? May nakapagsabi kasi sa akin na naghahanap yung taong mapapasukan. Yung anak niyang dalagita. Nangangailan ho ba kayo ng kasama sa bahay ninyo? Oo. Nangangailangan pala kayo ng makakasama niyo sa bahay. Bakit hindi na lang si Bunny na kapitbahay ninyo? Ano? Si Bunny na kapitbahay ko? Oo. Naghahanap po yun ng papasukang trabaho. Kaya kung nangangailangan kayo ng kasambahay, bakit pa kayo lalayo? Mas malapit ang bahay ni Bunny sa bahay ninyo. Naghahanap ka pala ng mapapasukan. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi rin po kasi kayo nagtatanong eh. Lagi nyo ngang sinasabi sa akin na hindi kayo natatakot, kaya hindi po na inalok ang sarili ko magtrabaho sa inyo. Teka, bakit mo naman naisipang mamasukan? Gusto ko po kasing pumasok sa eskwela. Kaya magtatrabaho po ako para makapag-ipon po ako pang tuition ko. Mabuti naman kung ganun. Alam ba ng nanay mo ang desisyon mong mamasukan? Opo. Siya nga po ang nagtutulak sa akin na maghanap ng trabaho. Ganun ba? Kailan mo ba gustong magsimulang magtrabaho? Kayo po. Kahit ngayon po, gusto ko. Mabuti kung ganun. Talagang kailangan ko ng makakasama dito sa bahay. Kaya lang po eh. Kung pwede lang po, may ipapakiusap ako sa inyo. Ano yun, Bunny? Kung pwede po, ay dalawa kami ni Marlon. Ha? Sinong Marlon? Yung nagpapadyak po. Yun pong nagsabi sa inyo na naghahanap ako ng mapapasukan. Bakit? May trabaho naman siya. Hindi nga ba't nagpapadyak siya? Napapagod na raw ho siya sa pagpapadyak araw-araw eh. Dahil ang init-init daw. Ano naman ang trabahong ibibigay ko sa kanya? Kahit daw ano po. Kahit daw pumalit ang sahod. Ang importante ay hindi masunog ang balat niya sa araw. Dahil lalaki siya, mabuti siguro. Mag-hardinero na lang dito.
para hindi masunog ang balat niya sa araw-araw. Eh, okay lang siguro sa kanya yon. Pwede sa umaga o sa hapon siya mag-aalaga ng mga halaman ninyo. Ano? Si Bunny ang kinuha mong kasambahay? Oo. Tignan mo nga naman, ano? Taga rito lang din palang makukuha kong kasambahay. Bakit sa dinami-dami ng kukunin mong kasambahay? Eh, si Bunny pa. Eh, anong masama kung si Bunny? Ayaw mo nun. Kakilala natin siya. Kakilala nga natin. Pero hindi mo pa siya talaga kilala. Kabarangay natin siya. Hindi siya pwedeng gagawa ng masama. Tsaka, teka, bakit parang ang init-init ng dugo mo sa kanya, ha? Eh, wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo. Eh, kasi... Kasi ano? Paano ko ba sasabihin ang hinala ko tungkol kay Bunny? Wala naman akong matibay na ebidensya laban sa kanya. O ano? Hindi ka na nakapagsalita dyan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tutulungan kitang makahanap ng makakasama mo dito sa bahay mo? Oo nga. Kaso, mas nauna pa ako na nakahanap. Kaya, huwag kang mag-alala. Ngayong may kasama na ako sa bahay, hindi na kita kukulitin para samahan ako. San po ang gusto ninyong lilinisan ko, Aling Linda? Ah, Bunny, tanghali na. Ano kaya kung magluto ka muna para makakain na tayo ng pananghalian? Tapos na ho akong nagluto. Ano? Tapos ka nang nagluto? Oo naman po. Kasi po, habang naglilinis po ako, ay nagsaing na po ako. At nagluto na rin po ako ng ulam. Ang sipag-sipag mo naman. Nahihiya tuloy akong magbigay ng mababang sahod niyan eh. Okay lang po yun. Wala po kayong alalahanin. Isa pa po, iisang barangay lamang daw tayo. At mabait po kayo sa akin. Kaya okay lang po yung mababa ang sahod ko. Alam mo bang ang sipag-sipag ni Bunny? Madaling araw pa lang, gising na siya. Kakain na lang ang gagawin ko pagkagising ko. At malinis lang bahay, ah. Alas 9 pa lang ng umaga. Eh, yung isa, nagwawalis ng bakuran. At yung isa naman, nagluluto. Kaya wala akong ginagawa. Alam mo, pagkakain namin, minamasahe ang ulo ko. Kaya, makakatulog ako ng hapon. Mabuti naman kung ganun. Sana nga ay nagkakamali lamang ako ng hinala. Ah, teka, hindi ka ba mahirapan sa pagpapasahod sa kanila? Dala-dalawa silang sasahuran mo. Siya at yung sinasabi mong hardinero. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong 4,000 lang ang sahod ko sa kanilang dalawa? Ano? Ganon ka ba ang sahod nilang dalawa? Tigti 2,000 lang ang sahod nila? Oo. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kaya ang malaking sahod. Pero pumayag naman sila na tigti 2,000 ang bawat isa sa kanila. Eh bakit ka kasi kailangan pa na dalawa silang magtrabaho dito? Eh hindi ka naman talaga nangangailangan ng hardinero dahil ikaw mismo ang nag-aalaga. Eh papaano kasi nakiusap si Bunny sa akin. Siguro bilang pagtanaw ng utang na loob dahil si Marlon nga ang nakapagsabi sa akin na naghahanap ng trabaho si Bunny. Natatawa nga ako eh. Kung dati, ni Isa ay wala akong kasama.
Eh ngayon, dala-dalawa pa. Ang pagkakataon nga naman, ano? Asya nga pala, pwede mo na akong iwan. Ha? O kaya naman, baka may gagawin ka pa yung mga suki mo sa beauty products. Baka hinahanap ka na nila. Ano ka ba naman? Para mo na akong pinagtutulakan yan eh. Ngayon nga lang ako may oras eh. Ikaw may oras. Eh ako, wala akong oras dahil manunood pa ako ng sinusubaybayan kong telenovela. Kaya pwede ka nang umalis, Bes. Nasaan ka? Bani? Oh, bakit naririto ka? Di ba dapat ay nasa garden ka? Baka makita ka dito ni Aling Linda. Eh, ano naman kung makita ako? Nagtratrabaho naman ako dito, ha? Teka, tapos na ba yung lahat ng trabaho mo dito sa kusina? Oo naman. Uy, si Tanda, wala pa ba? Wala pa nga. Pero kahit anong oras, darating yun. Kasi namaling ka lamang siya. Baka pwede tayo sa loob ng kwarto mo. Kahit 10 minuto lang, ha? Ano? Mamaya maabutan tayo, no? O di, sasabihin ko. Nagutom ako. Kaya pumasok ako. Marlon, ano ka ba? Sandali lang. Baka... Teka muna. Baka mabisto tayo sa ginagawa. Walang tao, eh. Mabuti pa. Galuhin natin kung ano ang susunod natin gagawin habang wala pa si Aling Linda. Para hindi niya marinig ang pag-uusapan nating pagpaplano. Dalawang linggo na si Bunny at yung kaibigan niyang hardinero sa bahay ni Linda. At wala mang naikukwento si Linda sa akin. Nakakaibang ginagaw ng dalawa. Maliban sa minsang nadatnan niya silang kumakain dalawa. Naku, wag kang magkaligohan pa ang dalawa. At parehong binata at dalaga. Teka, hindi kaya mag-boyfriend ang dalawa? Heto na naman ako. Kung ano-ano naman ang naiisip ko. Pero talagang mabigat ang loob ko sa dalawang yun. Bakit kaya? Kumusta na ang dalawang kasama? Okay lang naman silang dalawa. Ang hindi okay ay yung pag-iintriga mo sa kanila. Hindi ko sila iniintriga. Sinasabi ko lamang ang nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Na ano? Na masama ang kutob mo sa kanila? Alam mo, kaya malayo ang loob mo sa kanila kasi kung ano-ano ang iniisip mong masama. Ano ka ba? Parang gusto ko na tuloy isipin na gusto mo silang paalisin. Paano? Kung yun ang nga ang gusto kong gawin mo. Ano? Paaalisin mo sila? Oo. Paaalisin mo sila? Paano naman ako? Alam mo namang nilooban ako minsan, hindi ba? Hindi mo naman ako masamaan. Ano ka ba? Ayoko nang mapag-isa. Natatakot na ako, Mona. Oo na. Naririyan na ako. Pero hindi lang naman ang dalawang yan ang pwede mong gawin kasambahay eh. Marami ka namang makukuha kung tutuusin. Kaya pag-iusap, palitan mo na ang dalawang yun.
tayo'y dinanakita. Makumbinsi kaya ni Mona si Linda na alisin sina Bunny at Marlon? Mga giliyon namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.